Sobrang stress na po kasi nadamay na po yung family. Ito lang po talaga pong support ako sa family ko. And yun po, gusto ko lang po i-clear na yun. Magpapasalamat po ako sa inyo, Sen. Jinggoy, Sen. Bongo, and Sen. Bato, na binigyan niyo po kami ng chance na i-clear po yung name namin. Kasi po, I wanted to play pa po talaga. Lalo po ngayon sa pinapakita po sa PSL na pinaprove ko po sa sarili ko na kaya ko naman po talaga. And sana po, mabigyan pa po kami ng chance ng MPBL, kung ano pa pong di. Kunwari, papatalo yung laro, meron silang kikitain. Yun lang papasweldo nila sa mga players. Mawawala na tayo ng ano eh, ng mga manunood. Parang binababoy niya yung laro. At ikaw, sinabi mo pa nung gumagwardya yung ginagwardya mo yung isang player ko, sige na, lumusot ka na lumusot, lumusot ka na lumusot. Bakit? Wala po akong sinabi, Mr. Chat. Alam mo, pag hinarap ko sa'yo yung player ko, baka hindi ka na makaalis dito. Nagkaroon naman po ng car accident na muntik pa po akong mamatay. And then yung truck driver and yung company niya, hindi pa po ako nababayaran until now. Sinabi, sige na, mag-drive ka na sa harapan ko, mag-drive ka na sa harapan ko. Hindi mo nagustuhan kahit pinashoot yung team mo. Oo, dahil alam mo na po, nawawala yung essence ng laro, nabababoy. Nakakababoy ng ano. Because ang result po. We start. Good day, ladies and gentlemen. We resume the hearing of the Committee on Sports on the bills prohibiting game fixing. We shall also look into the allegations of game fixing in professional and amateur sports. Ito, mismo na yung commissioner nagsasabi na hindi ka po, you are not eligible to play anymore sa next season. Opo. Your Honor, thank you po sa pag-invite din po dito na kasi po ako, I want to clear my name po. Actually po, nakaka-stress po and syempre po sa family namin super affected. And syempre po, yung basketball, mula po nung bata po ako, ito na po yung gusto ko eh. Tsaka pinangarap ko, tsaka bata pa po ako, gusto ko po maraming marating. And yun nga po na syempre yung basketball po, ito yung unang sinusuporta ko po sa anak ko at sa family ko po. During the last hearing, we established that the Games and Amusements Board, which issues licenses to professional athletes and leagues, has the quasi-judicial power to suspend or blacklist a player who go against the ethical standards of a professional athlete. The GAB also has the power to investigate the cases motu proprio or even without an official complaint. According to GAB, they have already filed 32 cases since 2021, which includes players from professional basketball leagues. It was also apparent that one of the problems is witnesses are hesitant to come forward and present proof that indeed game fixing is happening. Natatakot din sila, kaya dapat silang proteksyonan. The National Bureau of Investigation was able to pursue cases in 2019 dahil may mga witness, sabi mismo ng NBI, na mahirap patunayan ang game fixing, kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng witness na mag-testify mismo paano nila ginagawa itong pagmaninipula sa mga games. We were also informed that the leagues use analytics and probabilities for the benefit of the players, pinag-aralan ng past performances and history ng players dahil malaking tulong ito sa teams. However, yun nga yung sinasabi ko kanina. Dito po ating statistician, economist. However, pwede rin pong gamitin ito sa mapang samantala at maaaring magamit sa game rigging o game fixing. Last hearing, we also found out that the referees in some leagues also receive small allowances, no? Isa rin ito sa aspeto na dapat nating tingnan, baka kaya sila na-involved sa game fixing dahil maliit yung nakukuha nila at natitempt sila dito sa malaking offer kung totoo mang merong mga game fixing. Having said that, we are also here to study possible amendments to the law. Nandito po tayo para mapag-aralan yung batas. Tulungan niyo po kami na mas mapaayos, lagyan ng ngipin at maiwasan po itong game fixing. Maaring walang pangil ang kasalukuyang batas para matakot ang mga game fixers. Palagan po natin ang pagpapanatili ng integridad ng lahat ng sports. Ako po bilang chairman ng sports, isa po sa paraan na gusto kong labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga through sports. Not only basketball, lahat po ng sports. Naniniwala ako na
through sports ay malaking bagay po ito, lalo-lalo sa mga kabataan natin. I-encourage ko po to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. As a sports enthusiast and basketball aficionado, I condemn game fixing not only in basketball but in all sports. Nakakasira po ng tiwala sa ating mga kababayan sa sports at nagiging bahid ito sa imahe ng ating mga atleta kung napapasukan po ng game fixing. Through this hearing, we also hope to uncover allegations of game fixing. Dapat po'y managot yung mga taong nagsasamantala sa pagiging passionate ng mga Pilipino sa sports. Biktima dito, hindi lang ang mga manonood, kundi pati na rin po yung mga atletang tapat sa laro at ang imahe ng Philippine sports. But on the other hand, gusto ko rin pong malaman natin dito paano po yung mga inosente na napapangalanan, masisira na po ang kanilang career. Dapat po ay mapakinggan sila. Ang importante dito, paano natin ibuo itong pag-amend sa game fixing law, ay paano yung i-determine talaga kung totoo at proteksyonan yung witness at malaman natin yung katotohanan. Always the truth. Kahit sa anong bagay, always the truth lang tayo. Kung doon tayo iikot sa katotohanan lamang, hindi tayo magkakamali dyan. Always the truth. May I now ask my fellow Senator, Senator Jinggo Estrada, do you have any opening statement, Senator? Yes, thank you, Mr. Chair. Magandang araw po sa inyo lahat, sa ating mga panawin, lalong-lalo na po ang tagapangulo ng Committee on Sports, ating kasama Senator Bongo. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga panukalang batas na naglalayong sugpuin at wakasan ng salot na game fixing sa Philippine sports na unti-unti sumisira sa imahe at integridad ng mga sports competition at maging sa ating mga atleta at manlalaro. For this representation, it is important that we place in the records of this committee and of this institution how game fixing is or can be committed in order to craft and institute effective policies against it and to serve as practical basis for the provisions that we will put into the committee report. That is why I would like to thank the committee headed by Senator Bongo for including in the agenda of the second public hearing the motu proprio investigation on allegations of game fixing in professional and amateur sports. Malaking bahagi ng pagbabalangkas ng batas ay pagtuklas at pag-aaral kung paano ba talaga nangyayari o naisasagawa ang game fixing. Sino-sino po ba ang nagkakaroon ng kutsabahan? Mga coaches, referees, team managers, at umaabot po ba ito sa mga league officials and commissioners at mga sports betting sites? How do the syndicates operate and manipulate the outcome of the matches? How can we equip our regulatory investigative agencies to become more effective in detecting and pursuing cases of game fixing? We will be happy to receive your inputs and actual experiences about alleged incidents of game fixing so we can further strengthen the current mechanisms and craft a potent measure against this menace. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I can... Mauna kayo or pwede rin nating ipapresenta mamaya yung ating mga resource. Maybe the our resource persons might have something to say or you have an opening statement. About you, Edson Guido, no? As a former statistician, analytics ng ABS-CBN noon, di ba importante itong pagbibigay kayo ng inputs na gagamit ng team ito para sa lahat, sa future games, sa paano yung pagkukulang ng isang team, saan sila nagkukulang. Napaka-importante po nito. Tama. Pwede po pong makapagbigay ka ng iyong idea. Opo. Dito sa ating committee. Good morning, Mr. Chair, Senator Bongo. Good morning, Senator Jinggo Estrada. Tama po kayo, no, Mr. Chair, talagang napaka-importante ng statistics pagdating sa larangan ng basketball. As you mentioned before, talagang halos lahat ng teams meron ng mga statisticians sa kanilang mga basketball teams dahil tinitingnan din yung mga previous performances kung saan pwede mag-improve, ano yung mga kailangan pang
pagandahin sa kanilang mga systems, no? In fact, sa NBA ngayon, nauuso yung video tracking na statistics. Ganun ka sophisticated na po yung statistics na meron sa NBA. Kumbaga, titingnan yung player movements, saan ba mas madalas pupunta isang player, sa kaliwa, sa kanan, player tendencies, kung saan mas effective yung mga players, no? Ngayon, so a few years ago, si Michael Jordan, sinabi nga niya na para mabantayan daw maigi si LeBron James, sabi ni Michael Jordan, you force him to his left. Kasi pag si LeBron pumunta sa kanyang kanan, sure na magdadrive na yan, mahirap na pigilan, no? So pag kumaliwa naman si LeBron, mas likely na magja-jump shot siya. So ganun na ka-sophisticated yung ating mga statistics pagdating sa NBA. So pag meron tayong nakikita, kunwari merong isang particular na player na talagang karamihan ng kanyang mga puntos, inside points, layups, dunks. Tapos pagdating sa isang particular game, bigla alam natin, puro inside points siya. Biglang nagti-3 points, tumitira sa labas, puro long twos, 3 points, tapos hindi na shoot. So ito yung mga tinatawag natin ng mga fluctuations, no? Relative to historical performance, nagkakaroon ng mga inconsistencies, no? At the same time, pwede rin naman natin tingnan yung mga box score, yung traditional box score, no? May isang point guard, kunwari, na talagang magaling magdala ng bola, hindi nagta-turnover. Pero again, sa particular team, napakataas yung kanyang mga turnovers. Yung mga shooting percentages, against a certain team, napakataas yung field goal percentage niya, pero against a particular team, bumababa, no? At isa pa natin pwede tingnan rin yung free throw disparity. Kunwari, alam natin na may mga iba-ibang style of play yung mga teams, eh. Kunwari, may isang team mahilig mag-drive, mahilig mag-layup. Yung isang team, puro 3 points, parang yung Golden State, di ba? Puro 3 points yung laro nila. Pero pagdating sa free throws, bakit mas maraming free throw yung mga outside shooting team? So yun yung mga disparity na ating pwedeng tingnan, no? Pero ako kasi personally, naglalaro din ako ng basketball. Kaya alam ko na the reality of the situation is, meron talagang... Mr. Guido. Opo. Ako, wala naman akong pakialam dyan sa NBA, no? Opo. Kung magbenta sila laro, wala akong pakialam dun. Opo. Ang pinakikalaman ko dito sa bansa natin. Mm-hmm. Okay. Dito ba sa PBA, sa PSL, sa MPBL o sa anumang klaseng league, professional leagues dito? Meron na ba kayong na-discover? Personally, using statistics po, Senator Estrada, kailangan nating tingnan yung data at the same time. Naniniwala po kasi ako sa eye test din. Kailangan po natin talagang panoorin yung mga games. Personally, since I left ABS-CBN po kasi I haven't been actively tracking na yung mga data. Because you were not active in monitoring the games, the professional basketball leagues here in the Philippines. So you're based in the United States? Dito po siya sa MVP group po siya. Okay. Dati siyang talagang nanonood ito ng PBA, kaya nagsishare din siya sa akin ng ito. Minsan napipredict niya sino yung magpapasok ng championship. Dahil sa based on na historical historical and na stats, kaya gusto lang po niya i-share sa inyo, sir. Napakahalaga. Minsan malalaman mo na kung sino magcha-champion, ganun ba? Based on the statistics. Based on statistics, especially sa NBA po kasi napaka-advanced po ng mga statistics. Huwag natin pag-usapin sa NBA. Usapan natin yung mga liga rito sa Philippines. Pagdating, personally, Senator, ako mas nanonood po talaga ako ng PBA before. Yung mga ibang leagues, honestly, medyo hindi ko na mamonitor. Sa PBA, sige. Pero sa, give me an example sa PBA. Sa PBA, usually, yung mga teams may mga kontrapelo din yan, eh, given their style of play, no? Pero ang nakikita ko po, tendency, kunwari you have talk and text versus mas hirap sila sa San Miguel kasi malaki yung San Miguel. You have June Mar versus talk and text, medyo hindi sila kalakihan. Pero against a Magnolia or a Ginebra, parang mas maganda yung match-up sila. So may mga ganun po tayong tinitingnan before. Pero now, mas hindi na po ako nakamonitor din ng mga games. Pero naniniwala ka naman na may malas talaga, di ba? Opo. Iba naman talaga yung malas. Iba rin po yung sadya. Sadya na pwede mo ikanan tapos biglang kinaliwa na nag-miss. Yo, ibang sapan na yung sadya. Iba rin to po yung game plan po talaga. Malas, no? Opo. Maalala ko nga po, ganun po ako ka PBA fan na Senator Jinggoy. 1985, no? Greatest going for Grand Slam. Champion sila sa first two conferences. Pagdating sa third conference, therefore aiming for Grand Slam, nagkaroon ng knockout game. Yung star player nila si Ricky Brown, talagang malas, zero. So, yun pa naman yung pinaka-importante. Pag nanalo sila doon, may chance silang pumasok sa championship. Yun yung mga bagay na katanungan na
malas talaga siguro to, o siyempre kawawa naman, in fairness to the guy, kung talagang totoong malas siya nung panahon, malas talaga yon. Kung zero nag-average siya ng 20 plus per game, and then yung knockout game pa yon na pwede pa silang makapag-grand slam na, na zero siya. So yun mga katanungan na mahirap sagutin, at yun po ang aim ng batas na ito, na maiwasan po yung mga ganun. Mas malas talaga, but always the truth. Always the truth. Mr. Guido, can the leagues or yung mga professional leagues natin dito determine game fixing using the stats of the players and examining their past performances? Especially, Senator Jinggoy, kapag kino-compare sa certain teams, kung may nakita tayong fluctuations, posibleng napakaganda ng kanyang shooting percentages against everyone, pero against a particular team, bakit parang masama yung laro? So sa tingin mo, what is your opinion? Personally, my opinion, Senator Estrada, is kailangan din natin tingnan personally, kasi is it because kontrapelo po talaga? O madalas merong isang particular defender na hirap yung offensive player? Or yun po yung katulad ng sabi ni Mr. Chair, is it sinasadya po? So I think statistics in this case is it's a necessary but insufficient condition. But you would conclude na involved ka agad sa game fixing? For me, diyan po pumapasok yung importance ng eye test. Kailangan po talaga, beyond the box score, beyond the statistics, kailangan po talagang panoorin para po ma-derive natin. So there were several instances. Nagkaroon din ako ng player pagdating ng quarterfinal, ng eliminations hanggang quarterfinals, hanggang semifinals. Galing. Laging highest pointer. Pero pagdating ng championship, zero. What is your take about it? Senator Estrada, I would think na there are a lot of possibilities. Number one, posibleng yung game plan ng opposing coaches nakatutok sa kanya dahil alam na siya yung gumagawa, siya yung superstar. So, may mga game plan na... Pero zero? Pati foul throw, zero? Yun po yung mahirap na... Pati free throw. Yun po yung mahirap. Kaya tinanggal ko eh. Opo, especially, Senator, if napakaganda ng shooting percentage siya sa free throw, kasi free throw eh. Natatawa si Commissioner Duremdes. Right. Nandito ba yung coach ng Juan Monte? Mr. Coach, nasa yung coach mo? Hindi ka patapos, Chero. Di ba naglaban tayo, PSL? Yes, po. Your air, Chef. Ano yung coach? Tatanungin ko yung coach. Ano nangyari? Well, yun nga po, Mr. Chair, during the... Nung second half, di kita na laban, correct? Bali po, nung first half po ang dikit po, Mr. First Chair. First half, yes, first half, I'm sorry. Apo. Bali, nung during the third quarter, Mr. Chair, yung for me, no, na naging magandang adjustment na ginawa nyo, naging madikit yung depensa, and at the same time, Mr. Chair, wala akong adjustment ginawa dahil ako yung coach. Well, Mr. Chair, yun nga po. During the first half po kasi, Mr. Chair, yung defense nyo po during that time was hindi po siya ganun kadikit katulad po nung third quarter. And wala akong adjustment po na ginawa. And yung players nyo po nung third quarter was so aggressive po during that time, Mr. Chair. Alright. Diba meron kasi nabihin na player ko? Shumot ka na ng shumot, shumot ka na ng shumot. Wala po, Mr. Chair. Huwag ka magsisunungaling dito dahil hindi na magsisunungaling yung player ko. Dahil nung nandun sa harapan ng bench ninyo, sinabihan mo yung isang player ko, sige na, shumot ka na ng shumot. Ano ibig sabihin nun? Mr. Chair, wala po ako sila. You know, I don't mind my team losing eh. Basta fair and square. And I don't mind my team winning also, basta patas ang laro. Pero pag ganyan ang laro ninyo, katulad ng nangyari sa atin, mawawala na tayo ng ng mga manonood. Parang binababoy niya yung laro. At ikaw, Mr. Katimbuhan, sinabi mo pa nung gumagwardya yung ginagwardya mo yung isang player ko, sige na, lumusot ka na lumusot. Bakit? Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Alam mo, pag hinarap ko sa'yo yung player ko, baka hindi ka na maka alis dito. Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Ang nangyari lang po nung game po natin is
Okay naman po yung depensa namin and kumbaga po yung kung may naririnig po siya kumbaga sidewar po kumbaga sa basketball naman po hindi po natin kumbaga sidewar po na pero wala po akong sinabing mag-shoot ka. Bumabantay po. Pinapadrive mo nga sa harapan mo eh. No po, your chair, dumidepensa po ako. Huh? And yung may mga game plans po kami, your chair, na doon po kami nag-i-stick. Kasi po, based on scouting po namin, your chair, yung team nyo po slang San Juan is deadly po talaga siya sa labas. So may mga tendencies po na pinag-aralan po kami na mas maganda po siguro na yung game plan namin is more on driving po kayo and i-kick out na lang po and maliles din po yung time para po dun sa execution po. Pero mo, yung first half ticket, tapos yung third and fourth quarter, lumayo ng lumayo. Hindi kayo nagdi-depensa. Pero mo, kayo yung naghahabol, 24 seconds, inuubos nyo pa. Pero mo ganun? No po, your chair. Yung sa first half po, maging maganda po. And yung sa second half po kasi, your chair, tulad nga po ng sabi ni coach and napag-usapan nga po namin ng after ng game po, naging maganda po yung adjustments ng depensa po. In terms po sa akin, your chair, ako po naging scouted din po ako sa team namin kasi ako po yung isa sa inaasahan. And naging that month po, naging top performer po ako ng PSL. Ako po yung nag-number one scoring. So, yun po. Every game naman po, binibigay ko lang po yung best ko. Okay, Mr. Coach. Di ba, supposedly, pag natatalo o natatalo yung team mo, halimbawa by 10 points, 15 points, tapos bola ninyo, bakit inuubos nyo yung shot clock? Inuubos nyo yung oras sa shot clock? Senator Jinggoy, if I may lang po, parang po maintindihan ng karamihan at ng publikong nakikinig, no? Vin Salvador, ikaw ang coach ng... Yes po. Ako yung coach po ng Juan Munti po. Munti. Head coach po. Magkalaban kayo ng San Juan. Yes po, Nights, Mr. Chair. That time. Opo. Ikaw yung coach ng kabila, si Senator Jinggoy ang coach naman ng San Juan Knights. Ikaw, John, player ka ng... Juan Munti po, Your Honor. Juan Munti. Yes po. Sinong nanalo po nung game na yun? Para maintindihan, just to recap lang po, sir. Siyempre kami. Ano po yung allegation sa kanila na pinatira niya yung... According to my players na... I'm very confident na hindi naman sila magsisinungaling sa akin. Yung coach, yung sinabi niyo sa player ko, nasyumot na nasyumot. Okay? Hindi ko alam kung bakit pinapashoot yung aking mga player. At ito naman, itong gwardiya ni Ginoong Katimbuhan, sinabi, sige na, mag-drive ka na sa harapan ko, mag-drive ka na sa harapan ko. Hindi mo nagustuhan kahit pinashoot yung team mo? Oo, dahil, alam mo na po, nawawala yung essence ng laro, nabababoy. Nakakababoy ng ano. Because so, ang result po, anong result? We all love the sport, no? Kailan, huwag na lang babuyin. Kasi itong mga bagong players natin, mga bata, eh siyempre, gusto nilang, ang dream nila, mapunta sila sa PBA, tapos ganun ang klaseng laro. Eh, huwag naman ganun. Go ahead po. Sa tanong ko lang sa coach, di ba pag naghahabol ang team, kahit sinong team naman dito, pagka lamang 10 kalaban mo, 15 kalaban mo, di ba, siyempre maging aggressive ka, hindi mo ubusin ng shot clock, hindi mo ubusin yung 24 seconds na shot clock, correct? Yes, Mr. Chair. Ba't inuubos nyo? Ilan possessions na inuubos yung 24 seconds? Dun sa third quarter, Mr. Chair. Huwag mo sabihin magaling kami magdepensa dahil hindi naman. Dun po sa third quarter, Mr. Chair, like I said po kanina, naging maganda po talaga yung adjustment niyo, Mr. Chair. During the first half po kasi, Mr. Chair, yung play po kasi namin, ang tumatanggap po nun sa taas po, big man po talaga. No. Ngayon po, dun sa third quarter po, nung executed nung play, yung defense nyo po during that time, nakaangat na po si Habilionar na po and matindi na po yung ball aggressiveness po niya sa bola. And dun din po, on the same quarter po, nag-hard show na rin din po kayo noon. Nag-hard show.
dumodouble po. Pero nung first half po, hindi po kayo na-double po sa amin noon. So technically po talaga, naging pong maganda po yung naging adjustment niyo po nung third quarter, Mr. Chair. Wala bang, hindi ba kayo talaga involved sa game fixing? No po, Mr. Chair. Yes po, Your Honor. Nandito rin pangalan nito. Nag-appeal ka? Yes po, Your Honor. Oh, what happened to the appeal? Ito, sandali ha. Alam mo, kanina inaakusuhan na kita ng tawag dito, isang player ko na sinasabihan mo na dumrive sa harapon mo. Tapos ngayon, nandito pala yung pangalan mo. Bakit nasa red card to, Commissioner? Your Honor, kasi may mga games talaga na consistently based doon sa report ng integrity service provider na nasus radar, involved lagi yung team nila. And then sila pag meron ng mga certain may mga game manipulations, binibigyan na lang kami ng report. And then usually talaga lumalabas yung mga teams na ganun, na karamihan eh consistently na meron ganun. So what happened? Sila po naglalaro po doon. What happened to his appeal? I think po denied po. As of now, denied po. So he cannot play? He cannot play. So MPBL? Yes po. Tama ba yan? Ano? Your Honor, ang sagot lang po ng MPBL po sa appeal ko po is na-receive po nila, and wala pa po kung na-receive po ulit na ano, na letter from sa kanila na kung ano pong nangyari. Yun po. Thank you po. Ito, mismo na yung commissioner nagsasabi na hindi ka po, you're not eligible to play anymore sa next season. Opo. Your Honor, thank you po sa pag-invite din po dito, na kasi po ako, I want to clear my name po. Actually po, nakaka-stress po, and syempre po sa family namin super affected. And syempre po yung basketball, mula po nung bata po ako, ito na po yung gusto ko eh. Tsaka pinangarap ko, tsaka bata pa po ako, gusto ko po maraming marating. And yun nga po, na syempre yung basketball po, ito yung unang sinusuporta ko po sa anak ko at sa family ko po. So hindi ko po kayang gawin yung mga allegations po na ganyan, na mga inaakis po sa akin or sa tip yung sa ibang players. Sa akin naman po, gusto ko lang po liwanagin po talaga na hindi po ako involved dyan, na naglalaro lang po ako para po talaga sa family ko. And as a player po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko sa loob ng court, kung ano pong game plan, kung ano po yung decision ng coaches. So sa akin, nandito ako para hindi ako mahiya. Gusto ko talaga po i-clear yung name ko, and gusto ko po maglaro. Yun, kumbaga po, gusto ko po talaga maglaro, kasi po katulad nito po sa PSL. Sa PSL po, nagka-issue po yung team namin, so hindi po ako nahihiyang humarap po or what. Umarap po ako dito para to clear, and ano po, pinatunayan ko po sa PSL na kaya ko po, and to prove myself talaga na hindi po ako involved dyan, na masaya ako sa PSL, na bigyan po kami ng chance and second chance po na makalaro, and ma-showcase ko po yung talent ko po, na nag number one scoring nga po ngayon this PSL. So ayun po yung, kumbaga, ayun po yung lakas ng loob ko po para umarap po sa mga ganito. Yun lang po, Your Chair. Maraming sabureda po. And dyan, Arboleda. Did you appeal? What happened to the appeal? Alay, lumapit ka. Nagbigay ba ng warning sa'yo, Mr. Arboleda? Oh, meron po, yellow card po. May warning binigay sa'yo? Opo. Oh. Bali po, nangyari po nun, dati po kasi parang nasa 140 po kami, parang ganun pinatawag po kami. So, ang sabi lang po sa amin, mag-appeal lang po kami. Nag-appeal naman po ako, tapos nung pa-start na po kami ng Bacolod, parang 3 games lang po ako. Ano po, bigla na lang po red card. Sige, so, dadaan ka muna sa yellow card bago ka... Opo, meron na po ako yellow card, tapos maglalaro na po ako ng... Nakapag-appeal na po ako nun. Tapos okay, akala ko okay na po. Tapos nakalaro lang po ako ng 3 games, 3 to 4 games, tapos po na red card na po ako. Na red card ka na? Yes po. Aba, meron ka talaga kalokohan ginagawa? Wala po, Senator. Hmm? Wala po. Saan ka ba nag bago ka nag MPBL, saan ka naglalaro?
PBA po. PBA? Opo. Ex-pro ka? Yes po. Anong team? NLEX po. NLEX, ba't ka tinanggal? Bali po, loaded din po. Tapos, ano, no? Loaded po yung team. Marami kang kapwesto. Opo. Tsaka po, nagpalit din po ng coach. Yung bali po, nag-tryout kami kay coach. Parang hindi na po ako nakuha. Ilan taon ka na natili sa PBA? 2 years po. 2 years? Opo. Alright. Sino pa yung mga ibang players na kasama dito sa listahan? Sino? Rusey Koga po. Nandyan? Opo. Ano pangalan? Rusey Koga po. Rusey Koga? Yes po. Makulod? Opo. Oh. Nag-appeal? Nag-appeal ka? Koga? Nag-appeal ka? Yes po. Yes po. Oh, what happened? What happened to the appeal? Denied pa rin. Denied. Anong ginawa mo kalokohan, Koga? Wala rin po akong alam. Winarningan ka ng MPBL. Ay, hindi ko po alam na nagkaroon po ako ng yellow card. Tapos hindi mo alam nagkaroon ka ng yellow card? Yes po. Tapos nagkaroon na lang po ako ng red card bigla po. Paano mo na alam nagkaroon ka ng red card? Yung team owner na po yung nagsabi sa akin po. Hmm. Nag-appeal ka? Yes po, nag-appeal po ako. Nag-reply po sila na ang sabi, thank you for the submitting your appeal. Sabi po, we will inform our legal counsel and management team ng MPBL. So sinasabi niyo ng commissioner ng MPBL, denied. So you're not eligible to play anymore sa MPBL. You may play in other leagues, but sa MPBL, which set their own standards, yes, you're not eligible to play anymore. Mr. Chair, okay lang po ba magkwento kahit konti po about what happened sa akin the past years po? The past years? Ang kwento mo? Recent, kung bakit po medyo bumaba po yung ano ko po, yung, huwag dito? Sige, I'll give you a chance to clear your name. Yes, ano po kasi, before po mag-start yung invitational that time, meron na po akong nararamdamang injury sa tuhod na hindi ko naman po alam kasi wala naman akong way para ma-check up yun. So I was playing with a complex tear meniscus, and then last MPBL season, nag-complete tear na po siya. Then I had a surgery, and then after that, syempre meron pong trauma, hindi po makapaglaro ng maayos. Pinilit ko po makabalik agad kasi nga po gusto ko po talaga maglaro. And then after ilang weeks ng going rehab, nagkaroon naman po ako ng car accident na muntik pa po akong mamatay. And then yung truck driver and yung company niya, hindi pa po ako nababayaran until now. Kaya po medyo parang yung stress, anxiety and depression po nandun po sa akin, kaya hindi po talaga ako makapaglaro ng maayos that time. Ngayon po, pinipilit ko po kasi syempre, I have to clear my name po. I'm playing this game kasi passion ko po talaga to. Ilan taon ka na? 31 po. Bago ka pumasok sa MPBL, sa akin naglalaro? I played for San Beda po. I had 4 championships there. San Beda? Juniors, seniors? College po. College, seniors, yes. College. And then after that, I had a team in D-League. I had 2 championships. Hindi ka nag-PBA? PBA D-League po. Ah, nag-PBA ka? PBA D-League lang po. Ah, D-League. Opo. Oh. And then, 1 champion in Happy Fresh Fighters sa PBA D-League. And then, I got drafted po ng Meralco. Hmm. Way back 2016 po. Oh, Senator Jinggoy, if I may lang po, gusto lang nating malaman kasi yung nakakaalam lang ng yellow card, red card. Pwede ba MPBL na commissioner, ano itong yellow card? Kailan ka isuhan ng yellow card? Kailan ka isuhan ng red card? Ano yung bawal? Ano bang guidelines ninyo dito sa tinatawag na yellow card, red card, at ano pa? Mr. Chair, aside from dun sa report ng SportsRadar, yung integrity service provider namin, nagbe-base din kami minsan sa mga stats nila, and then team performance, and then eye test po, yun. Nakikita so, talaga sa court minutes. How did you came up with this idea, itong red card, yellow card ito? Para saan po ito? Ito lang po ang
ginawa namin based dun sa advice ng founder namin, kasi nakikita niya minsan na may mga certain games talaga na very obvious na it's So kayo po yung naniniwala na sabi mo obvious. What do you mean by obvious? Kino-compare po namin po yung report ng Sports Radar, and then iko-compare namin dun sa stats and then sa team performance overall. So and doon po sa itong Sports Radar, sila ang nag integrity service provider po. Sila po nag-analyze ng mga games. Okay. And then po-provide nila sa amin. Pag red card po, doon namin na... Pero itong Sports Radar na ito, walang betting dito. Wala po. Wala po. Purely analysis lang siya. Analysis lang po. Oh, okay. Opo. Analytics. Okay. Analytics. Ngayon, ipinoprovide nila sa inyo. And then, kayo ang magdi-determine kung yellow card. Ano ibig sabihin ng yellow card? Yellow card po, warning lang dun sa players and coaches and team managers na may report coming from sa Sports Radar. And then, titingnan po namin dun sa game nila that day. Magpapadala po si Sports Radar pag may certain game manipulations na po, pag naka-red flag. Pag wala pero, po, wala naman. Pwede pa rin silang maglaro. Pwede pa rin po pag naka-yellow card po. Yellow card lang. Po, warning. So parang warning, first warning ito. Yes. Po. And then, after yellow card, red card na. Yes, Your Honor. Meron nang na-prove sa kanila, ibig sabihin. Parang, magsasend ulit si Sports Radar ng report sa amin. And then, makikita namin, same team pa rin. As you can see, Your Honor, same mag-teammates pa rin sila kahit saan sila mapuntang ligaw. NPBL or PSL. So, suspendido na itong red card? Yes po. Hindi na sila makakalaro? So far, hindi pa. Paano ma-reconsider? Paano natin malalaman? Kung paano nyo? Parang, actually, parang trabaho na rin to ng GAB, no? Parang sila nang nagsasanction. Kaya bubuoy natin tong batas na ito, sino yung final sanction since ang GAB ang nagbibigay ng license dito. So yung ngipin ang kailangan. Pero in fairness naman sa lahat ng players na nawala ng hanap buhay, kawawa naman kung hindi totoo talaga, no? Gusto talaga natin malaman yung katotohanan. So paano natin buuin ito? Paano natin malalaman ang katotohanan? Parusahan ang dapat parusahan. At yung wala namang kinalaman talaga, malas lang talaga, o may problema lang nung panahong yun, ay bigyan ho natin ng chance. Let's be fair to everybody. So red card, suspendido. Yes, boy. Until when? Until yung... Ina-ask lang ng aming founder sa kanila, Senator. Alam po natin na itong mga players minsan victims lang ito eh. Kasi there are big leagues talaga. Kalaro pa sila sa ibang liga? Yes po. So ibig sabihin, red card na sila sa NPBL, pwede sila maglaro sa PSL. Saan yung PSL dito? Wala, walang PSL. So pwede pa sila maglaro sa ibang liga pa na hindi NPBL. Yes po, Your Honor. Para maintindihan lang po ng publiko. Well, alam mo, ayoko sirain yung kinabukasan itong ating mga malalaro, no? Kailangan nyo sa akin lang, kung ito lang talaga ang bread and butter ninyo, kung ito lang talaga ang hanap buhay ninyo, pagigihan ninyo, huwag kayong sumali dyan sa mga sindikato na gusto lang kumita at your expense. Kasi meron mga teams, hindi lamang sa PSL, hindi lamang sa NPBL, na nagre-rely lang doon sa outcome ng laro. Doon lang sila, kunwari, papatalo yung laro, meron silang kikitain, yun lang papasweldo doon nila sa mga players. Yun ang hindi maganda. At nangyayari yan ngayon. And matanong ko lang yung NPBL, ilan yung mga teams sa NPBL na nung araw pa na kahit kailan hindi nanalo? Marami, di ba? One example po, Your Honor, yung Sarangani. Yes. Previous seasons. Kaya nag-file po kami ng mga cases doon sa mga players. Mm-hmm. Until now, iba pending and iba na dismiss po dahil nga sa lack of evidence talaga. So, alam ko si Senator Manny Pacquiao, who is the founder of NPBL, pupunta sa NBI para idemanda may mga Chinese syndicates na involved dito sa game fixing. What happened sa
NBI. May representative na NBI dito. Good morning. Yes. Your Honor, pending trial po lahat ng cases po. Pending trial? Yes, sir. Ah, tagal na na. Yes, sir. We submitted the committee, sir, the status of the cases, sir. No, may I know the status of the case that was filed by Senator Manny? This was around how many years ago? 2-3 years ago? Yes, sir. Ongoing pa yung court hearing, sir. Court hearing? Nasa korte na? Yes, sir. Several courts, sir. Like what court? Manila? RTC? RTC ba ito? Meron pong Pasay, Cavite, Bacolod. May I know the status of the cases filed? It's ongoing trial, sir. Ongoing? Yes, sir. O pagka na-resolve na, may decision na, furnish nyo kami ng kopya. Yes, sir. We will submit to the committee, sir. Alright. Doon sa, sino-sino pa ba yung mga players dito na kasapi ninyo na nasa red card? Meron pa ba? So, they can clear the name. So, bigyan natin pagkakataon na malinis yung kanilang pangalan. Okay. Yung kayo, wala na, yung mga players dyan, wala yung pangalan nyo rito sa mga nabanggit? Wala na po sa team namin, Your Honor. So, dalawa? Tatlo po. Tatlo kayo? Opo. Salamat po, Your Honor, sa chance po na at least makita rin po ng mga tao po na nakapag-usga na po sa amin na kiniklear po namin yung name namin dito para po, kasi bilang player po, ina-idol kami ng mga anak namin. Siyempre, gusto pa po namin, siyempre, gusto pa nila po na kami makita maglaro habang bata pa po kami. So, yun po, ako po talaga, gusto ko lang po i-clear yung name ko and sobrang stress na po kasi nadamay na po yung family. Ito lang po talaga pong support ako sa family ko and yun po, gusto ko lang po i-clear yung name. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Sen Jinggoy, Sen Bonggo, and Sen Bato na binigyan niyo po kami ng chance na i-clear po yung name namin. Kasi po, I wanted to play pa po talaga. Lalo po ngayon sa pinapakita ko po sa PSL na pinaprove ko po sa sarili ko na kaya ko naman po talaga and sana po mabigyan pa po kami ng chance ng MPBL kung ano pa pong liga na makapaglaro pa po at maprove po namin sa kanila na hindi po talaga kami ganun. Yun lang po. Sen, maraming salamat po. Bago ka naglaro sa MPBL, saan ka naglaro? Naglaro po ako ng NBL. Yung una pong liga ko po is sa amateur po kasi yung NBL po. After pag-graduate ko po sa Lasal. Lasal? Opo. Naglaro po sa NBL and dun po. Nag-player ka ng Lasal? Yes po. Sa DASMA po. Ah, hindi sa UAP? Hindi po. Hmm. So yun po, after ko po makagraduate dun, nagkaroon po ng chance na makalaro po at mapanood sa TV yung NBL po, yung National Basketball League. So doon po may na-accomplish po ako. Ako po yung nag-MVP doon. And then yun nga po, na-scout na po ako sa MPBL. So yung first season ko naman po sa MPBL, hindi naman po masyado gamit kasi nga bata pa po. And second, sana wala na po akong team. And lastly, tumawag lang po sa akin yung Muntinlupa Packagers na maglalaro po ako. Ako lang po sila sa guard. So ako po agad, kasi wala pong ibang kumuha sa akin, agad-agad po akong pumunta. And ayun nga po, naglaro naman po ako ng maayos, okay naman po yung stats ko. And then sa sunod na season po, which is dun po kami na red card sa Bacolod, binibigay ko lang naman po yung best ko. Minsan nga po kahit injury po ako as a player, gusto ko syempre lagi akong nandun sa game and gusto ko lagi akong pinapanood ng anak ko, ng family ko. And yun lang po, binibigay ko yung best para po sa kanila. So sana po, nakikiusap po ako sa MPBL na sana po bigyan niyo po ako yung iba po ng second chance po para makalaro pa po. And ako po sa sarili ko, pinatunayan ko po dito sa PSL kaya sobrang thankful po talaga ako sa PSL na binigyan po kami ng chance. And maganda po yung pinakita namin na sa second round po kami ng playoffs po. Sana po, yun lang po, mabigyan po kami ulit ng second chance po. May nag-recruit pa sa iyo, may kumukuha sa iyo sa any team sa MPBL? Yes po, sin. Sa sino? Double po. Kinukuha ka? Yes po. Nasa lineup ka na? Hindi po ako ma-lineup kasi po inaantay po yung kung ano po mangyari sa appeal ko po. Kaya po gustong-gusto ko rin po talaga pumunta dito. Yeah, naka-red shirt. So, ang kasasabi lang ni Commissioner Kenneth na he's not eligible to play sa MPBL next season.
But at any rate, kausapin nyo siguro si Commissioner Remdes o yung mga officials ng MPBL, especially si Senator Manny, i-explain it to him kung ano talaga ang ano. Because I do not want to destroy your future. Sa totoo lang, John, very passionate po ito si Senator Estrada sa laro, no? Lumilipad pa yun, nanonood, nagko-coach ng team. Ganun niya kamahal yung team niya. Yung liga, yung thrill ng laro. Ganun rin po ako, kahit saan pupunta ang Antipolo, manood lang ng PBA, kahit saan po. Dahil sarap manood ng laro na alam mong laban talaga, lalo yung mga down the wire. Yes po. May isang tanong lang sa iyo. Kung sakaling kukunin ka ni Coach Jinggoy, willing ka maglaro sa team niya? Yes po. Siyempre, isa pong magandang team mo. Magaling siya na coach, motivator? Yes po. Sana po, mapagbigyan din po ni Sen na makapaglaro po sa kanya. Sa kanya po mismo, sa harap niya po, ipuprove ko po na wala po akong ganyan. Ayusin mo muna yung red card mo, baka sakali. Kasi nakikita naman po ni Sen paano po ako maglaro sa PSL. So, nakikita niya po na pinuprove ko naman po sarili ko. And sana nga po yun, pinapakiusap ko po sa MPBL, kay Senator Manny, sa Founder, kay Commissioner Kenneth, kung lahat po sa inyo na sana po mabigyan pa po ako ng chance. And ano ba height mo? 5'10 po. 5'10? Opo. Ano laro? 1-2? 1-2 po. Puno na kami. Ikaw, Harold Arboleda, ikaw, willing ka maglaro sa ating Senator Coach? Kung magbibigyan po, mapagbibigyan po ng pagkakataon po. Ano height mo? 6'2 po. Ano laro? 3-4? Kahit ano po. Ha? Okay, tamo, kahit ano lang, makalaro lang sa sa'yo. Ha? Pwedeng uno, ha? All around po. Ha? All around. Hindi, anong laro mo dyan sa Monte? Minsan po, nagpo-point guard, minsan nagko-quattro. Point guard? Six, ano ka? Anong height mo? 6'2 po. 6'2? Nag-uuno ka? Ay, puno na rin kami. Emergency lang po. Ikaw, Russell. Ryuse Koga. Ah, yes po. Yes po, Mr. Chair. Lalo na eh. Uno lang siguro laro niyan. 1-2 po. Oh, well, puno na talaga. Sa reserve na lang po. Sen. Kita mo, ganun ka nila ka hinahangaan na hindi, coach. No? Pero seriously speaking, itong tatlo na kasama rito sa red card na sinabit ng MPBL dito. Alam nyo, ang gawin ninyo, kausapin nyo na. And you air your side. Sumulat kayo na, that you're not involved in any way sa game fixing, yung over-under, point shaving, or kung ano-ano man yung mga kasapi dyan sa game fixing. Sigurado ba talaga kayo na hindi kayo kasangkot o kasabwat dyan sa mga sindikato? Baka may kumakausap sa inyo. Kasi meron mga players dyan na mismo, mga players mismo ang nag-head na sindikato. Hindi ko na sasabihin ko sino. Alam na ni Commissioner yan. Nag-uusap kami. Di ba kayo kinakausap? Since wala po. Naglalaro pa sa UAAP anong araw tsaka NCAA. Wala po, Your Chair. Sigurado kayo? Yes, o, kausapin nyo na lang yung mga opisyalis ng MPBL. Baka sakaling ma-reconsider ang kanila decision because that is beyond my control anymore. Kami nag-investigal lang dito ng game fixing. Maraming okay. Salamat po, Your Chair. Maraming salamat. Okay. Commissioner Kenneth, di ba, ilang beses ba kayo nagbibigay ng warnings sa mga players? Dapat one strike policy lang to. So that can serve as a deterrent. Yun nga, binibigyan din natin sila ng chance, Your Honor. No? Kaya nagsiserve tayo ng yellow card muna. And then, kung meron pa rin talagang patterns, no, consistently, na ganun pa rin nangyayari sa mga teams with a corresponding match dun sa mga statistics nila, saka tayo nag-ano ng red card. Pero previous lesson, nag-warning na tayo niya bago na start ng season. Alam na ako, players po yan, kinakausap sila ng founder, na if ever na may mga dumalapit sa inyo or nag-uutos, eh, better na sabihin na sa management para malalaman talaga. Is there still a possibility for these three young players to be eligible to play for the next season sa MPBL? Yes, and may possibility naman. There's still a possibility. Oh yeah, may pag-asa pa pala kayo maglaro.
Pagbutihan ninyo. Opo. Ano ng pating mo? Maraming salamat po. Sayang yung career niyo, pagbutihan niyo. Yes, kasama na diyan yung success ninyo. Kasama na diyan yung inyong pamilya. Mga bata pa kayo. Yes po. Huwag niyong sayangin. Butihan niyo di maging pro kayo next time PBA o ano pa. Kasi every player's dream is to play for the PBA, correct? Yes po. Gusto niyo maglaro PBA? Yes po. Kasi wala na yata nanonood, no? At Tony Mendoza. Go, nanonood pa ako. Ano to? Hindi, nanonood pa ako, ha? Off topic lang. Bakit ko kotin lang nanonood sa PBA? Nandun ako nung linggo, ha? Why the recent drop in attendance? Mahirap pong sagutin nyo, pero so far as I can see, yung po mga venue problems po namin, gaya nan, meron po laro sa Antipolo, maglalaro sa... Dati, maglalaro kay Araneta, sa MOA. O bakit napunta na sa Rizal Memorial, sa Inares, bakit? Lumilit yata yung venue ninyo. Eh, ito yung pinaka sikat na professional league dito sa ating bansa. Nauna po mabook yung Araneta po at saka MOA. Kaya hindi po kami makapaglaro doon. Napupunta kami sa ibang venues. Parang nag-depreciate na yata yung ano. Ah. Hindi naman po siguro. Dapat siguro you have to improve yung sa attendance wise, because hindi naman porket kasali yung team ko sa MPBL, parang mas marami yata nanonood sa MPBL. Hindi naman nakikipagkompetensya ba kayo sa PBA, Commissioner? Hindi po. Kasi actually nakaka-discover pa nga kayo ng PBA, mga players na nagagaling sa MPBL. I have several players who played for my team who are now players of the Philippine Basketball Association. And as a team owner and as a coach, I'm quite proud that they're playing now for the PBA na galing po sa amin. Katulad nga na sinabi ko kanina, every player's dream is to play for the PBA. Anyway, sa mga coaches, Senator Estrada, may dadagdag lang po ako, no. Ako po ay nag-observe, no, as a basketball enthusiast. Lalong-lalo na sa PBA. Napapansin ko naman po ngayon, medyo yung ang problema talaga dito sa PBA yung balance, no. Makikita mo pag balanse yung teams, maraming nanonood. At ngayon maganda dahil yung mga used to be nasa ilalim na teams ay sila yung umaangat na nagkakaroon po ng interest yung publiko. At ako po ay naniniwala naman na hindi lang bilang PBA fan. Niniwala ako na may kanya-kanya silang kategorya. Yung mga players ng MPBL, dream po nila makapaglaro ng PBA. Iba yung kategori. Kumbaga sa NBA, pinaka mataas sa PBA category. And then, pababa. Lahat ng, halos lahat po ng mga nasa MPBL. I'm sure someday, yung from PBA, pumunta ng MPBL. Gusto rin po makabalik muli sa PBA. Kanya-kanya po sila ng category. So, pagandahin lang natin yung liga, yung integridad ng liga, para mas lalo pang magiging interesado ang ating basketball fans po. Thank you, Senator Bong. So, mga referees, may ano? San ka, boss? Good morning po, Senator SBP. Jinggoy. Yes po. San kayo nagre-referee kayo sa PBA? May mga, sa MPBL po ay, as of now, wala po akong alam na kung may SBP referee po na kabilang po dun sa pool ng MPBL. Pero sa PSL po ay majority of the referees po ay SPP referees. Sa PBA? Sa PBA po, meron po kaming SPP po doon, si Ray Yante po. Okay. At saka si Sir Bong Pascual po na technical head. Tom Kenneth, bakit hindi kayo sa SPP kumuha referees? Sa kayo kumukuha ng, saan yung pool of referees ninyo? Mga pool of referees kasi natin yun, may kanya-kanyang grupo yan sila, association. So hindi sa SBP? Hindi po kami ano sa SBP, yung mga referees natin. Okay. Based sa nakarang hearing, ang sinabi ni Commissioner Marshall,
yung mga referees ng PBA ay sinesweldohan, no, hindi per game. Correct. Hindi per game. May monthly po sila at saka meron pong allowance per game. May monthly and may allowance per game. Yes, sir. And yung sweldo ng mga referees medyo mataas. Correct. Yung sinabi sa amin ni Commissioner Marshall. In the case of MPBL, per game ba sila o meron silang monthly? Your Honor, per game lang po mga referees sa MPBL. That's where the problem will start. Pwedeng kausapin yung mga referees. Unlike sa PBA, may monthly salary sila. Kasi ang mga referees, magkano per game? 2,500 po. 2,500. Ilan takbo nila kada linggo? Anyway, how many referees doon sa pool? Good afternoon, Chairman at Senator. Mga around na 35. Pero we are starting 25 on the way ng ongoing on tournament. We are adding at least 10 referees. Yeah. All right. So total. So but according to the commissioner, you just pay them on a per game basis. Yes, Senator. Diyan kasi nag-uumpisa ang problema. Pag 2,500 lang ang takbo ng referee, marami nang pwedeng kumausap dyan. Especially pag malapit na yung championship, o finals o semifinals. Kasi, kunwari, ikaw ang referee, o bigyan ka ta ng 50 mil, iba yung mga tawag, papatulan ng referee yan. Sigurado ako, unlike sa PBA, meron silang fixed na salary. Bakit hindi nyo lang implement na yung mga pool of referees nyo, gawin yung may monthly salary para it might, sabi ko, might just serve as a deterrent. Kasi minsan talaga, ang sasama na ng mga tawag ng mga referees. No? Actually, it was a plan for chairman, CEO, na bigyan siya ng monthly. But, this season, nagkaroon po kami ng additional na isang referee. So, we have four referees now to officiate the game. So, in-implement na po namin yung... Hindi ba kaya ng liga ninyo na magpasweldo ng monthly sa mga referees? And that is very crucial. Because the referees, minsan sila nagde-decide ng game eh. Let the players decide the game, hindi mga referees. Pag ang referees mag-decide ng game, masisira na tayo. Masisira na yung basketball. So, yan po ay promise po sa amin ni Chairman. Na next season, kailan? April 6. Correct? Opo. Oh, ba't hindi nyo umpisa na sweldo na monthly? Para at least safe na yung pamilya nila. We're just talking about the welfare of our referees. Gayahin niyo yung PBA. Kung gusto niyo mag, alam mo, kung gusto niyo sumikat ang liga ninyo, parang PBA, sweldohan niyo mga referees monthly. Kasi pag per game, talagang, ano yun, vulnerable. Yeah. I don't know, we'll discuss it with our founder. Yung monthly na mga referees. Okay, may training ba yung mga referees? Meron po. Are they physically fit? Yes. Huh? Sure po ako dyan. We have a training twice a week. Are you sure they're not involved in any way? I'm very, very sure. How sure are you? Well, in fact, palagi po kami magkasama. Lalo na po sa out of town. Hindi po ako nag-separate ng room. Magkakasama po kami. So, pag may laro. Opo. Pag may laro. Opo. Tinatanggalan niyo ng cellphone pag may tumawag. Opo. Ha? Kinokolekta po namin yan. Oo. Minsan may tumatawag sa mga referees ninyo eh. Mm. So, lalo na yung mga nagcha-champion. Wala po siguro nun. Ha? Oo. Binabantayan po namin yung mga, lalo na po yung during that time ng pandemic, yung kakaroon po ng mga ayuda. Mm.
pinagbawalan ko po yung mga referee na kumuha ng mga ayudang binibigay ng mga teams. So, pinagdadaan po lahat. Bawalan yun. Eh, pandemic naman eh. Wala naman kakakain. Kasi po, sa ethics po ng officiating, bawal pong mag-request. Eh, pagka ongoing yung tournament, at pag may bigay na ayuda, yun, medyo, anon, medyo hindi maganda. Pero during pandemic, wala naman liga. Di, pabayaan mo sila mabigyan ng ayuda. So, okay po. Sa, kasi we see to you it you better na. Make sure na itong darating na season ninyo, kailangan fair and square yung mga referees. Okay? So, in-emphasize po namin palagi yung ano, integrity po. Kahit referee. Nandun ako, kahit ako nagko-coach, kahit sinadun ako, I don't care. Technically nila ako, basta fair. I don't mind losing. Best na kami natalo eh. Pero dapat sa patas na laban. Lumalaban kami ng patas eh. Okay? Tama? Tama po. Okay. NCAA UAP. Oh, any reports on game fixing within the league? Before and now? Good morning po, Senator Jinggoy, Senator Bongo, and Senator Bulo. In terms of reports po of game fixing, so far as to criminalize it, wala pa naman po. However, kasi I don't know about the NCAA, no, but I think ang isang unique po sa aming structure is that we operate highly on self-regulation. So we talked about kanina, mayroong eye test. So sa school pa lang mismo, syempre nakakwentuhan din namin po yung mga schools at their downtime. Eh, sa coaching staff pa lang nila, ang dami ng mata. So pag may nakita silang suspecha, inuupo na ng coach, and then you have the athletic director, you have the alumni also, another set of eyes. So hindi talaga nakakalusot, inuupo. But in so far as to brand them na involved and to brand this to the athletes, parang hindi pa po kami maabot sa ganon. There was one player, if I may recall, galing sa FEU, parang nabaril siya dahil hindi tumupad sa ano? Tama ba? Correct. I think this is one of FEU players po. But then again, ang dami hong kwento surrounding it. And we never got to, but internally, yung sa school pa lang nila, in-address na nila. So hindi na umabot na makapaglaro ulit natin. He was really involved in game fixing? We weren't able to find that conclusive finding. Kung involved talaga po siya sa game fixing. Mm-hmm. Wala pong ganun. Kasi nakakabahala. Ito mga bata, naglalaro sa NCAA UAP, kabata-bata may involved na kaagad sa ano. What more pag umakit yan sa PBA? Di ba? Kaya dito pa lang, tigilan na natin. Patigilan natin. NCAA, meron kayong ano, reports? Good afternoon, Mr. Chair, and to the members of the good committee, Senator Jinggo and Senator Bato. For NCAA, fingers crossed, but we're happy to report that we don't have any confirmed cases of game fixing. But of course, from time to time, we do receive some letters or inquiries from concerned individuals saying that, you know, this game, there may be some irregularities because people or players may miss some easy shots, no, or make some wrong plays in these games. And if this happens, what the NCAA does through its management committee is to review the games, no, according to its manner of operations. And we review it and check if there are really bad faith involved or if these are just simple mistakes. And so far, we have not found any players or participants guilty of game fixing. Do you investigate it right away if there are callers or letters addressed to yes, Mr. the NCAA and UAP? Yes po, immediately. According to its manual of operations. And although wala pa pong na... Wala pong proven. Opo. Kasi mahirap talaga i-prove it. Yes. That's that's really the challenge, Mr. Chair, and to the committee. That's really the challenge, especially for associations or amateur associations like NCAA. Kasi po kami ay non-profit associations. Yeah. So we do not necessarily have the sophisticated statistics analytics of some professional leagues. So we usually just conduct eye tests also, Mr. Chair. Off topic now. Is it true na bawal ng SGL sa effective June? Mr. Chair, that is still under... Sa NCAA lang, no? Sa UAP, di ko alam eh.
special license. Special gov license. I think the policy board has already special gov license, no? Huh? Yes, special guest license. SGL po. Yung pong mga ano po natin naglalaro po sa mga amateur na developmental, they can play sa professional level. Kasi may mga players na naglalaro sa MPPL, sa PSL, na naglalaro din sa NCAA tsaka sa UAP. Ngayon, ang tinatanong ko rin sa legal counsel kay Attorney Yung, kung i-implement nyo, by June daw, balita ko, hindi na pwede SGL. Yes, Mr. Hick. Kasi po ang nangyari dito is during the pandemic, we allowed our students to participate in order for them to play. Kasi po, nung pandemic, ang unang pinayagan is professional leagues. Yeah. But right now, of course, to maintain the amateur status of the league. Yeah. The MANCOM has already recommended to the policy board and it's now being finalized. But long story short, yeah, that's the direction where the agreement? Agreement ba yun? May resolution na rin po. That's recommendation. Starting season 100 po. What about UAP? Meron kayong resolution? Yes, again? For our part po kasi we never, in fairness to the GAB, kasi nag-issue sila ng SGL, but they never, at that time si Chairman Baham Mitra yata. And ang condition naman, no, they will never force it in any league. So it's from our eyes, even if may SGL, if it's a professional league, hindi may prohibition kasi ang UAP of any student athlete participating in a professional league. So never kami nakapag-cooperate. So we took some flak there. Bakit daw ang stricto? But we took the stand na purely amateur kami. So when Dilianyo, one of the more famous one was Juan Gomez Dilianyo, decided to play when using the SGL, hindi na po siya nakabalik sa Universidad ng Pilipinas. Alam mo, let's face it, there is only one professional league here in the Philippines and that is the PBA. Correct? Kaya naman naging professional MPBL, PSL, dahil nung pandemic, ayaw pumayag na magaraming tao pag amateur lang. Kailangan lisensyado ng GAB. Kaya napilitan talaga na magiging natawagin professional league, ang MPBL at PSL. Tama ba ako? Because there is only one professional league, the oldest professional league in Asia, and that is the PBA. Your Honor, MPBL is PBA is the first professional basketball league, I guess, but that doesn't take away the professionalism with other. Pagka meron kami player sa MPBL na ex-pro, o di ex-pro, di galing sa PBA, kung talaga professional league ang MPBL at PSL, ba't lalagay pa ex-pro? Di ba? For me, there's only one professional league here, and that's the PBA. Your Honor, again, there are other professional leagues and I defer to them on how they choose their professional athletes. So, kayo nag-sanction pa rin ng MPBL at saka PSA. Yes, Mr. Chair. Pero bago pumasok sa PBA ang player, kahit na nasa MPBL siya naglalaro, PSL, they have to be drafted first, di ba? So, yun po yung in-explain ko kanina na different categories po talaga sila. And I would like to commend also UAAP, no? Executive Director Attorney Sagisag, and of course Attorney Yang, Attorney Santiago sa NCAA. Tingnan niyo po yung ligang ito. Napupuno talaga. Kasi nandiyan yung thrill ng laro. At so far, wala naman po akong narinig na any reports of game fixing. Ano talaga, tinatangkilik talaga ng mga not only students, but mga alumni. Nandiyan yung I agree. Thrill. Importante para sa atin yung andyan yung competition, andyan yung thrill ng laro. Yan naman talaga ang essence ng sports eh. Thrill and sportsmanship, camaraderie. School-based, maraming sumusuporta ng mga alumni, mga kaya punong-puno lagi ang UAP, NCAA. Kaya mas, alam mo, mas exciting nga panoorin ito mga bata naglalaro eh. Huwag lang sila ma-involve talaga sa mga kalokohan, sa mga sindikato. Yun lang mo yun sa akin. Coach Jong, kumusta na? Ito, kalaro ko ito sa Green Hills. Yes, pakakaling na shooter to. On behalf of the coaches, meron ba ho kayo nalalaman na na-involve sa game fixing? Wala naman. In my experience for so many years, wala naman akong direct
knowledge na meron game fixing, yun, whenever, ang hirap ng speculation eh. So we always give the benefit of the doubt. You had a bad game, you had a bad shooting night, you had a bad, yung hindi maganda yung gising mo. Maraming, may problema ka sa pamilya mo. Maraming yan na hindi mo naman control. No, yes, we try to say, live your personal life in the house and then bring your professional. Pero, tao lang tayo. Ang hirap naman. We are also affected by other aspects in life na hindi naman natin nakokontrol. So, especially coaches, di ba? You speculate. And then, ibang kumo, hindi naman tama yun because he might just have a bad game. So, you know, you always think that the game is always clean. There's always integrity in the game. Maski kami, bakit sinabsin na gito? Ang gandang laro, di kami na ngayon. Pero sa PBA, professional na to eh. Ito yung kahanap buhay na namin eh. So, hindi kami pwedeng, you know, to be branded or to be even speculated as involved in any, you know, fixing of the game. Kasi itong buhay namin eh. Lalo na yung coaches, alam ni Coach Philip yan. Bukas, nandito kami. Ano, mamaya, nandito kami. Bukas, wala na kami. So, talaga importante yung integrity, especially sa coaches and referees for that matter also. It's during your stint as a coach of PBA or Gilas, wala ba kayong duda sa yung mga players na kasabwat sa game fixing? Wala. In my years of coaching, kasi yes, I cannot naman speak for the other coaches coaching other teams, no? Pero ako, in my experience coaching my team, wala akong pinagdudahan na player. Wala talaga. So, meron kayong coaches association? Am I correct? There is or used to be a BCAP. Mm-hmm. I don't know kung still it active. Should it still existing, but I'm not sure if it's still active. If it's still active or still ongoing your organization. Pero meron BCAP, yes. Who was the president of BCAP? Before, I know it used to be sina Coach Yang, sina Coach Chito, sina Al Francis Chua, Coach Al Francis. And then, na turnover kay Louis Gonzalez. Yes, kay Louis Gonzalez. But I don't know how active it is now. All right. Okay, thank you, Coach Jong. Attorney Sagisag, off topic, hindi as a game fixing. Si Sean Chambers, coach ng FAU. Correct? FAU sa UAP, di ba? Yeah, apa. Pumayag yun na Amerikanong coach. Hindi ba insulto sa mga Filipino coaches yun? Na wala na kukuha. Well, although that is a prerogative of this school, yes, no? Yes. Pero some quarters feel that there are a lot of Filipino coaches na magaling mga coach. Bakit kinuha ang isang dayuhan? Okay. First and foremost, Senator, this has been an issue before. Nabanggit niyo yung BCAP. I think it was raised also in the case of Coach Tab Baldwin nung una siyang nakuha. But I think if you look way back also, I think it was a Supreme Court case that ruled on the case of Coach Tim Cone. No, na, and besides po sa aming bylaws, and especially now in the age of globalization, nandun kami sa diversity and globalization. That's why even our foreign student athletes, we took a stand within limits na pwede pa rin po ang aming foreign student athlete. I think the NCAA took a different route, no, and we would not make judgment on that decision. So that's why meron pa rin po kaming foreign student athletes. And pwede po. Pwede mag-coach sa sa UAP. Yes. What about NCAA? Payag? I'm not so sure, Mr. Senator, but I have to check our manual of operations, but I don't think there's any express prohibition yet. But I'm not so sure. I'll have to check. I'm sorry, mm-hmm. I'm not all too familiar with that. But UAP, you allow them, huh? You allow them. Foreigners to coach the schools. Yes, and we hope that it's a mayroong transfer technology and hopefully bring out the best in us. And at one time, I think there was a Filipino coach who actually beat a foreign coach. And most recently also, we took the stand, the kaya ng Pilipino. Our current MVP is Kevin Cambao, a Filipino,
beating the pool of foreign student athletes. So pati wala hong kulay, we believe that ang kagalingan ay wala pong kulay at wala pong race. Alright, thank you. Okay, Don Aliado, dito. Good morning, Mr. Chair. Okay, you caused a stir with your series of tweets in 2012 saying that PBA games are fixed. And then you later retracted. You said there's no game fixing in the PBA, and there never was. For that statement, you were remitted with 500,000 fine and banned for one conference PBA. Can you elaborate to us why you said that the PBA games are fixed? Good morning, Mr. Chair. It was at that time, from what I remember, it was a heat of the moment type of situation. And at the time, I was very competitive and the frustration got the best of me. And I took it out on Twitter. And it was a baseless accusation against the league that helped nourish me as the person I am today. So immediately I apologized publicly. And we met with the PBA officials. They understood my situation. I sincerely apologized to them. I still had to serve my penalties. But in my 16 years, before I went, after the suspension, I was able to come back and play another 3 years. And I became a sports commentator, analyst for the PBA. Now, during my 16 years in the PBA, I did not come across any suspicious or individuals coming to me about game fixing. And my coaches, of course, Coach Jong Uchiko before, he has handled me. Also, I was on a team with Alaska, with Dicky Backman, who is now with the PSC. And they've handled me before, and you know, it's so I was under them before, and they can vouch for my integrity of the sport. I'm very competitive, and my moral fiber goes deeply against the manipulation of games. This is something that's God-given, your talent, and if you use it for something to benefit yourself, and really screw up the game, it's just not right for people. And maybe we can, you know, by having this meeting here, I think this will open up a lot of things, and we should have criminal cases against people who are found guilty of such acts. Thank you. What Mr. Chair, prompted you to rant about this game fixing in PBA? Aside from rat? Your frustration. Sorry, Mr. Chair, rat? Aside from your frustration, what prompted you to say that these games are fixed, were fixed? I wasn't in my right frame of mind from what I remember at the time, and the frustration and my emotions were very high. I'm very competitive, and it got the best of me for one particular night. Then may rason yan, bakit ka nagsalita ng ganun? There must be a reason behind that. Aside from your frustration, it's possible, you know, frustration lang. Mr. Chair, it's it goes by the old saying, when you are in the heat of the moment, sometimes you say things that you don't mean, and that goes beyond, you know, anything that we do here. Sometimes we get mad, and you know, in the games we get mad and we curse out the referees, we curse out opposing players, we curse out fans. In the heat of the moment, we do things that aren't normal. And unfortunately, that evening, my emotions got the best of me. But I retracted those things. I made my amends with the PBA, and I was able to enjoy 16 years of professional life in the PBA. Thank you, Mr. Chair. You were playing for Baraco, Red Bull at Baraco, that time. During that game, when you said that these games were fixed. You're playing for Baraco? Yes, Mr. Chair. And who was your opponent then? What team? If I'm not mistaken, Mr. Chair, I believe it was Powerade? I don't remember, Mr. Chair.
You lost that game? Yes, Mr. Chair. All right. It says here that Aliado's tweets were triggered by the non-call in the Energy's game against Powerade last Tuesday when referee Peter Balao failed to whistle Tigers import Omar's need for a 3-second violation despite lying flat on his back inside the shaded area for well over the allowed limit. Who is this? Import niyo ba ito? Omar Snido sa kabila. I'm not familiar, Mr. Chair, of the name you just mentioned. Excuse me? I am not familiar with the name that you just mentioned. Tigers import. Ano? Power 8 Tigers ba ito? Oh. Tigers import. Ah, Coca-Cola. Mm-hmm. Import. May import daw Omar Snead for a 3-second violation despite lying flat on his back inside the shaded area for well over the allowed limit. You're yes, not please. Aware of this? Forgive me, Mr. Chair. It's been well over 10 years. I'm just trying to remember as best as I can. I think that was also, there was a situation where a player just laid down in the middle of the key. And in basketball, you only have 3 seconds inside the paint, is what we call it. And anything more than that, it's a violation. It's a clear violation. Maybe at that time, he was in the key for more than 3 seconds. And again, frustration mounted up throughout the night. Me thinking about the calls that we should have gotten, the calls that we did not get. And the frustration mounted, Mr. Chair. Coach Jong, naging player mo si Don? Opo, yes, Senator Jingwei. What can you say? hindi si wala man akong ano si Don ni recruit ko yan sa Lasal eh. And he played for me in Lasal, so he was still an amateur at that time in school, diba? So mabait naman tao si Don, eh ko lang kung sabihin ni Chairman Dickey, pero Sir Don Aliado, one question. Yes. Yes, kung babalik ka po sa iyong career, you will play again professional or through MPBL or PSL, are you willing to play for Coach Senator Estrada? Hindi pa payag yung mayor niya. Masagutin muna natin si Ayones. Pasagutin mo, Chairman. Mr. Chair, can you repeat the question, please? Okay, I will translate it. If given a chance, Mr. Aliado, would you want to play for the San Juan Knights under Coach Jingo Estrada? Hindi makasagot eh. Senator, you'll have to speak to my manager. Who is your manager? A former PSC commissioner, Mr. Alfredo Mendoza. Who? Mr. Alfredo Mendoza. Not your mayor. Al Mendoza, the... How old are you anyway? The writer? Former PSC commissioner. Alfredo Mendoza po. How old are you? 46 po. Mr. Chair. Sobra na. Hindi na makakatakbo. Overage na ako, Senator. Thank you. Anyway, baka si Senator Bato may mga tanong. Senator Bato, do you have any... question or wala pa tayo pakukulong dito. Nandito po si Senator Bato. Siya po yung number one enforcer of show cause order and contempt here in the Senate. Di ba? Ingat po sa pagsasagot dahil okay, pa-contempt kayo ni Senator Bato. Thank you, Mr. Chairman. Yung natanong ko lang si Chairman Kenneth, can you please educate? Commissioner, Senator. Commissioner Kenneth, can you please educate me? Kasi ang alam ko lang kasi na basketball, yung Paul Sunggo. No blood, no foul. Kahit na ice water lang yung pustahan namin, pero walang foul kung walang dugo na lumalabas. Yun lang alam ko na basketball noon, pero itong nangyari ngayon na game fixing, gusto ko lang malaman sa inyo kung
no harm, no foul dito sa inyo. Sa amin doon sa Mindanao, no blood, no foul. Kung hindi ka nudugo, walang foul na tatawag dyan. Yung nangyayari ngayon dito, Commissioner Kirit, gambling ba is a necessary requisite for game fixing? Nangyayari ba ang game fixing dahil sa gambling or may other reasons na mangyayari? We're not sure, Your Honor, kasi maraming reasons. Like yung mga players nga minsan, sabi nga ni Coach Jong, may mga off nights talaga. But pag off nights, that's not game fixing. Dahil physical limitations niya yan eh. We understand that. Pero yung sinasabi mo talaga na there might be game fixing, nagkakaroon ba ng game fixing dahil mayroong gambling? Ano bang rason bakit nagkakaroon ng game fixing? At tingin ko siguro, Your Honor, possible. Possible po na may mga game manipulations sometimes because of may mga bettings po, yeah. Mga online bettings. Well, the question of Senator Boto is very valid, no? Mm-hmm. Kasi some sponsors sa MPBL, PSL, ang sponsors merong, parang sugal. May okay bet, merong, may iba-ibang, Ha? Then, yung mga website na involved sa sugal, syempre, minsan may mga ads yan na tinitingnan din ng mga mananaya. So, minsan na-influensya yung outcome ng laro. No? So, how do you deter it? Para nyo maiwasan yung mga klaseng, yung ganong klase? Your Honors, honestly, mahirap din talaga dahil may mga online betting sites talaga. Just like in any other leagues, just like in NBA, meron din. PBA or ibang mga leagues, meron din. So, minsan, ang hirap talaga. Ang ginagawa na lang ng liga is to just monitor, no? Kung anong base dun on that certain day ng mga ads na sa betting sites. So, yun lang pinaka-the best na magagawa. And then, the results of the game, sometimes, yun na nakikita natin na may mga patterns po. Kaya nga, I was listening to the explanation of this young man, si yung at Kimbu o Katimbuhan. It seems very totoo yung kanyang pag-iyak. Nakikita ko, ha? Hindi naman sa kinukumbinsi ko yung decision mo, ha? Meron kasi minsan may iyak ng buwaya or iyak ng monkey or whatever iyak. Pero nakita ko sa iyak niya kanina na mukhang talagang legit naman yung pag-iyak niya. Now ngayon, when you say red flag, inisyuan nyo ng red flag, ngayon siya vehemently nagde-deny na hindi daw talaga siya involved sa game fixing. Now, gusto ko ibalik sa kanya yung question na kung ikaw, honestly, personally, sabi mo, hindi ka involved sa game fixing, bakit nagkakaroon ng ganitong investigasyon at bakit ka na-issue ng red flag at can you say na walang game fixing involvement dyan sa buong team mo? O ikaw lang makapagsabi na ako, sir, wala, hindi ako involved. Pero baka yung coach ko involved. O baka yung ibang teammate ko involved. Baka yung team owner ko involved. So, para klaro natin because the meat of this investigation is game fixing na baka may gambling nga na involved. So, can you say that sa buong team mo na involved, na walang involvement sila sa lahat sa game fixing o ikaw lang? Yes po, yung buong team po namin, Your Chair, na wala pong game fixing. So, you want to it's very hard to English. This you want to Tagalog lang po para maintindihan ko rin po. Tawag yan. Basta gusto mo ang pakawalang sala yung buong team mo. Yes po, kasi wala talagang game fixing na ginagawa. Yes po, kasi po lagi ko po silang kasama. Yeah, ako ngayon sa ngayon nasa iyo, naniwala ako. Opo. Dahil umiyak ka sa harapan namin. Pero yung ibang teammate mo hindi pa umiyak eh. Kaya hindi ako naniniwala sa ibang kasamahan mo. Baka mamaya ikaw lang nagmamalinis ka dito pero sila involved talaga dahil bakit nagdududa yung management? Bakit nagdududa yung sila commissioner?
na mayroong game fixing. Bakit nga sila nag-institute ng measures to avoid game fixing? Yung issuance of, alam ko kasi yung yellow flag, red flag ay para sa football lang yan, di ba, soccer? Pero umabot na sa basketball pala yan ngayon. Mabuti, nalaman ko na may ganyan pala sa sistema. Pero sigurado ka? Pati yung team owner mo, hindi involved sa game fixing? Yes, po, Your Honor. Sino team owner na pinaglaruan mo? Yung sa Bacolod po is yung Angeles Resort po. Si... So lahat ng team mo, pati coach mo? Yes po. Kasi po, nagbe-base din po sa kung paano po kami magsama-sama. Tsaka po sa araw-araw po na sakripisyo po namin sa ensayo. So lahat po doon, kumbaga, nagsasacrifice po talaga para mag-ensayo. Tsaka po talaga, ang key po namin is to win every game po. Okay, pero yung mga sinasabi, revelations niya, Commissioner, siguro that's something to ponder on sa inyo para naman tataas yung credibility ng liga ninyo. Kasi kung kayo mismo nagdududa sa mga player ninyo, eh how much more yung mga viewers, di ba? O sabi nga, kayo nag-issue kayo ng red flag, yellow flag. So may meaning, mayroong cloud of doubt doon sa inyo. So kami mga viewers, baka mawalang gana, di ba? So, pakita mo na yung explanation niya. I just want to help promote basketball dahil dito tayo nakikilala yung Pilipinas. Ang kahit na kulang sa height, hindi kulang sa spirit. Dito tayo nakikilala na gustong-gusto natin yung basketball talaga. Buong bansa. Walang Pilipino na hindi marunong mag-basketball. Lahat ng Pilipino marunong mag-basketball. Kaya we have to protect the game itself at sana i-promote natin dahil napakaganda po ng basketball para sa atin. Diyan tayo masaya. Kahit ako, wala akong kain. Nagpapastol ako ng kalabaw. Dala-dala ko yung aking abigo na radio. Nakikinig ko, Jaworski! Hinampas si Jaworski si patrimonyo. Nakikinig ako sa radio habang nagpapastol ng kalabaw. Sobrang, everybody loves basketball. Totoo yan. Thank sobrang you. Passionate po ng basketball si Senator Bato. Nakalaro ko to noon. Yung AFP-PNP tournament sa Davao, nag-sponsor po si former president and former mayor between PNP, AFP, lahat, Navy, Air Force, to promote sportsmanship and camaraderie. At ilang beses nga kami nagkalaban sa championship ni Senator Bato. Ganun po ang kanyang passion sa paglalaro. At Mr. Sherman, I would like to remind you na both of us were involved in game fixing. Yung fixing na yung dalawa, di ba? Bakit? Nag-usap tayo na huwag na tayo magsuntukan sa court. Kung anong result nitong basketball na ito, laro lang tayo, pero yung premyo, kung sino mag-champion, kung ikaw mag-champion, kami may personal runner-up, isahin natin yung premyo, hati na lang tayo. Para hindi na mainit ang labanan. That's so, game fixing yun. Yeah. Game fixing yun. That's the Bato formula. Para fair, totoo yun ha? Nagkaroon kasi ng championship, ang premyo 300,000 ang mananalo ng finals. 200,000 yung first runner-up. Sabi ni Bato, para hindi maging mainit yung laban sa championship. Pero walang laban tayo kung sinong mananalo. Pero sinigurado na niya na sabi niya, hati na lang tayo, 250-250 na lang pag sinong manalo para hindi na madugo yung laban para tabla. Panalo dito, pagkatalo ka, di same ang matatanggap. Hindi ko masasabing game fixing yon, pero that is the Bato formula. Yung pinaglaban natin ng Mr. Chairman was prestige na lang. Yeah, prestige yabang lang. Yabang na lang. Kung sinong champion, mayabang ka. Pero pagdating sa pera, hati-hati tayo. Hati-hati. Yan ang ating kapatid. Tama yan. Tsaka, totoo ba yun, Senator Bato, nung sobrang passionate mo ng... Totoo yung sabi niya, pag nag-drive ka, sige, drive ka. Isang beses, ganda ang knockout game yun. Siya rin, isa sa coach ng playing coach siya ng team niya. Sabi niya, drive. Totoo ba yun na pag-drive ng kalaban mo, sabi niyo, pag nag-ano, bigyan mo. Totoo yun? I refuse to incriminate myself. Mr. German. Bigyan mo. Tapos, nung natumba po yun, dagdagan mo pa. Hindi, ganun po siya ka passionate sa basketball. Pero, kaya, yun ang sinabi ko kanina. Kung merong
destroyers ang PBA. Meron tayong bulldozer. Sige, subukan niyo pumasok. Bigyan kayo ni Bato. Anyway, just one more question. Apo. Just to improve yung liga ng MPBL, and this also applies to PSL. Kasi there are teams na talaga na walang balak na manalo. Yung mga hindi talaga hindi qualified talaga na sumali sa kahit sa isang amateur league o sa interbarangay. Sana iwasan na natin 'yun. Iwasan na natin yung mga ganung klaseng team kasi that is also a factor sa game fixing, no? Kasi lalo sa PSL mayroon mga teams diyan na talagang 0-15, 0-16, and same is true also with the MPBL. Sana iwasan, iscreen ninyo mabuti kung talagang competitive yung kanilang team na ipapasok dun sa liga. Yes, Your Honor. Actually, nagkaroon na kami ng decision this season na yung mga teams na nakalist, most probably kasi dun sa, based dun sa mga investigation namin, yun yung prone to game operations. Yes, correct. So, hindi namin pinapayagan this season yung teams na nakalist. Mm-hmm. Actually, yung Bacolod team po, last season, nakalist po yun. Sana itong next season ninyo, which will commence on April 6, sana lahat competitive na. Maging competitive na. Para maging masaya naman pati yung mga viewers sa probinsya. Kasi, minsan nag-out of town yung liga ninyo, yung league. Para naman mainganyo yung mga viewers, mga fans ng basketball. Kasi marami na talaga nanonood ng MPBL. Just to suggest nila just to improve the quality ng liga. Yes sir, Your Honor, we're going in that direction also. And if I may add lang po yung legal po ng MPBL. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Jinko and Senator Bato. First off, siyempre, we want to emphasize na si MPBL was founded by Senator Manny to give a flat platform for homegrown talents sa Pilipinas. And itong red card, yellow card system was implemented, initiated by him to eradicate game manipulation and game fixing within his league. So itong system naman to, it is not arbitrary. It has basis, no, aside from eye test, from the stats. And I think we also implore GAB to look into a partnership with Sportradar. Kasi yung reports po ng Sportradar, yung betting patterns yung tinitingnan niya for a specific game. So if may specific game that has been manipulated, madetect nila, and yung patterns nun, marireport nila sa MPBL. So yun lang, Senators. Chairman, Dicky, what can you say about game fixing? During your entire career in the PBA, have you experienced game fixing? Puro hearsay naman, sir. No? So as a team manager, as a player naman of Alaska Aces, you know, there are rumors, pero with Alaska... What kind of rumors? Like when a team loses, benta itong player, benta itong player. Pero it's something with Alaska that we don't focus on. I think it's a job of the team manager and the coaches actually to motivate the players to perform well. And that's what we focus on. Kasi if a coach or a team manager accuses a player or anyone else, then kumbaga sira na yun, ano, yun team manager or yung coach. So, for us sa Alaska, we just focus on motivating the players and making sure they perform well. Mm. You and Don Aliado studied in LaSalle? Yes po. But English kayo na English, di ba? Pwede kayo managalog. Ito si Coach Jung, LaSalle din to, di ba? Saan ba yun? Well, anyway, at any rate, Mr. Chair, siguro... Senator Jinggoy, yeah. Meron lang po additional na tanong kay Chairman Bachman since you were not around during our first hearing. Paano po ba ma-establish yung intent ng mga players that engage in game fixing considering the need
for a fair and evidence-based approach to differentiate intentional and from an intentional misconduct. How can we determine the intent without unfairly targeting athletes? No, the truth always. I would think sa PSC naman, observing PSC in the Asian Games, Southeast Asian Games, wala naman sa national training pool and amateur athletes naman eh. Kasi we're talking about playing for the country here. So it's really hard to say. It's also difficult as a professional player to accuse the players also or coaches of game fixing. So it's a very thin line that we have to actually thread lightly. You know, if there's actual proof that they have, then oh, so be it. Pero pag mga statistics or, you know, sports radar, but it's still like Coach Jong said also, na ba, masama ang gising ng player, then apektado yun, ano, yun game nila. May problema sa bahay, apektado rin sa laro ng player. So it's very hard. Wala kang napansin or any instances where allegations of game fixing, and what were your findings? So for PSC, wala naman po. None so far sa PSC. At itong Attorney Clarin, napansin ko kasi na since professional yung sinasanction ninyo, PBA, wala masyado tayong narinig, no? Mostly nasa MPBL. Ano ho bang sa tingin ninyo kung bakit sa MPBL o sa PSL and naglagay na sila ng yellow card o ng red card, ito trabaho po ng GAP yan to sanction, to revoke licenses ng professional players. Ang gusto natin dito is paano natin ma-harmonize, malagyan ng ngipin, maayos itong batas na ito para maiwasan na itong alleged game fixing. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator Jinggoy, Honorable Bato de la Rosa. Mr. Chair, tama po kayo. Marami pong allegations of game fixing ang sinasabi po talaga natin, either hearsay or sobrang hirap po talagang mapatunayan. So sa ganang amin po sa Games and Amusements Board, we really encourage yung mga po league owners, yung mga liga, na meron po silang sariling code of conduct tsaka disciplinary actions na i-impose sa kanikanyang mga liga, knowing fully well na regardless of the code of conduct or the disciplinary measures that they are implementing within their own league, nandito po si Games and Amusements Board also to investigate. Sa katunayan nga po, nung lumitaw po yung 47 names na lumabas po sa MPBL, we conducted our own investigation and it's ongoing right now, and we're coordinating obviously with Commissioner Kenneth Darendes and the team. As well dun po sa Juan Monti, Your Honors, nung pong lumitaw po yung allegation na yan, we issued already mga ano po natin, mga letter to explain. At ngayon po, meron pong 8 na hindi sumagot. So currently, they are blacklisted. Hanggang sumagot po sila, iba po sumagot. So we're investigating everything po. So yun po, nakikipagtulungan po tayo sa mga liga. And sinasabi po natin na again, we encourage each league to have their own code of conduct and implement their own disciplinary measures, knowing fully well na even without complaints po, kami po pag nalaman namin, we can investigate on our own, either suspend or blacklist po yung mga players po natin, mga professional players. So sa ayon kayo na lagyan pa ng ngipin itong ating batas, increase penalties. Increase imprisonment? Are you in favor of this? Yes po, the Games and Amusements Board po fully support the measure to provide better teeth, meaning po itaas po natin yung mga penalties and fines at itaas din po natin yung buwan o taon ng pagkakakulong to become deterrence. Kasi nga po sinasabi natin, napakahirap pong patunayan, and if we criminalize the game fixing, game manipulation, kailangan po nito ng proof beyond reasonable doubt na alam po natin, katulad nga po ng sinabi ni Chairman Dicky Pacman, na marami dito hearsay, tapos yung mga professionals po natin wouldn't want to allege, to impute bad faith or any criminal actions against dun po sa mga kasama po natin sa industriya. So this law will become a deterrent, meaning yun po, kung medyo maliit lang po yung feeling nila, nakikitain nila, or marami pa po silang pangarap sa buhay, this will deter them
of engaging in this illegal acts kung talaga pong makikita nila na talaga pong may ngipin po yung batas natin against game fixing. Ano ba sa mga professional sports ang madalas ng occurrences ng game fixing bukod sa basketball? At paano ba under your mandate, no? Ano po bang ginagawa ng inyong pamunuan sa tuwing magkakaroon po may napapabalita nga po na game fixing? Paano nyo ba, ano yung proseso ng pagsampa ninyo ng kaso sa kasalukuyang batas at action sa mga athletes o players na sangkot sa game fixing at paano sila mag-hain po naayon sa kasalukuyang batas natin? Thank you, Mr. Chair. Ang ginagawa po ng Games and Amusements Board, pagka po may mga allegations po ng game fixing, kasi again, ang hirap patunayan. Pero below that allegation of criminalization, po, pwede naman po natin i-impute kung may unprofessional conduct yung mga atleta po natin. So even doon po, dinidisiplina natin yung ating mga atleta. And we also make sure that we talk to the leagues, we talk to promoters, managers of other sports. Doon po sa tanong ninyo kung alin pa yung ibang professional sports na medyo involved in allegations of game fixing aside from basketball po, yan po meron po yan sa billiards po, pero hindi naman po ganun kaingay ang allegations of game fixing kumpara po sa basketball. So yan po yung ginagawa natin. Pagka po may nababalitaan tayo na may allegation and professional conduct ng isang atleta, pwede po silang dumunog sa GAB at mag-complain and we will investigate. Sagana amin po dahil meron po kaming quasi-judicial power to investigate. So we make sure that we investigate and we penalize yung po mga atleta na involved. Thank you po. Salamat. Segue lang ako rito sa... I had the opportunity to discuss with Senator Tolentino, another sports enthusiast po ito, kasama natin dito sa Senado. Maring he will discuss this in the future, no? Concerning naturalized players, since we are the one who passed the law granting citizenship on those naturalized players like Justin Brownlee, Kwame, Blatch, no? Sa PBA, sa professional leagues, naturalized players ay hindi bawal palaruin as a local player sa PBA since magkakaroon po ng balance problem dito kung magiging local player na sila. Pero ang nangyayari, kahit naglalaro na sila sa ibang bansa, even in Japan, and even our local players naglalaro na because maybe mas malaki yung sweldo dun sa ibang bansa kontra rito. But itong naturalized players, pinaghirapan natin rito, naging naturalized Filipino citizen na po sila. At saan ho ba kaya sa tingin ninyo pwede silang magamit, makapaglaro para hindi na pumunta sa ibang bansa at makapaglaro dito to make teams more competitive, to make balance ba siguro? Anyway, kayo pong mas nakakaalam dyan sa inyong mga respective leagues. Sagutin mo po, Attorney Melvin. Well, of course, that will be addressed to the discretion of the Board of Governors if they so wish to allow naturalized players to play the PBA. I will bring it up with them, sir. Kay Commissioner Duremdes, kasi meron akong isang naturalized player na nasa lineup, hindi nila pilaro. Ayaw niyo ba talaga palaruin yung naturalized player? Ano bang requirements ninyo? Kailangan Philippine passport. Basta may Philippine passport. Your Honor, may Philippine passport. May Philippine passport. Oh.